Mga idol at kabayan, HIMARS, inireploy ng US Army sa isa sa mga isla sa Babuyan Group of Islands. Ito na ang unang beses na nakarating ang isa sa may ituturing na bigating firepower ng Amerika sa isa sa mga isla na mahalaga para sa Pilipinas. Ito ay isang babala sa isang mananakop na bansa ayon nga sa US Army. And I quote, "We will always strike hard." Unquote. Gamit ang landing craft, isinakay ng US Army ang HIMARS at ibinaba sa Calayan Islands sa Pilipinas. Magagamit ang Amerika na kasama sa balikatan 2023. Alam mo ba ating isa-isahin? Malakas ba alamin? Dalawang barko ang ginamit ng Philippine Coast Guard para sa matagumpay na maritime patrol at resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayos, eto na, F-16 ng Amerika, nalipad na sa Pilipinas. Wow na wow! Chinese Foreign... Nang sinabi ng Amerika at Pilipinas, nadedepensa nito mga isla ng bansa na nasa dulo ng Northern Luzon, maging sa Batanes laban sa mananakop, hindi sila nagbibiro. Dahil ang isa sa bigating air defense system ng Amerika ay nakarating sa unang pagkakataon sa isa sa mga isla na matatagpuan sa Babuyan Islands sa Pilipinas, ayon sa social media ng 25th Infantry Division ng US Army. And I quote, "We will always strike hard," na isang babala sa mananakop na bansa kung saan ipinakita nito ang pagbaba ng HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System sa isang landing craft sa isang napakahalagang isla ng Pilipinas na kabilang sa Babuyan Island sa Northern Luzon. Ibinaba ng mga sundalo ng US Army ang High Mobility Artillery Rocket System sa Calayan Island sa Pilipinas para magtatag ng mga kakayahan sa depensa sa panahon ng Amphibious Air Assault Mission kasama ang Philippine Army para sa Exercise Balikatan na isinagawa noong 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ang senaryo ng pagsasanay ng US Army at Philippine Army na ito ay upang kunin muli sa mananakop na bansa ang mga isla ng Pilipinas na inagop sa atin. Sa tulong ng firepower ng Amerika ang HIMARS, maibabalik sa atin ang mga islang sinakop ng isang dayuhang bansa. Sa ibang balita naman, marami ang duda kung totoo bang ito na ang pinakamalaking military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, ang Balikatan 2023. Sa isinasagawang balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ngayong taon, isinuwalat ng Estados Unidos ang mga bigating assets nito na kalahok sa nasabing pagsasanay, kabilang sa US Navy na mga kagamitan sa pandigma na kasama sa military exercise ay ang USS McKean Island, USS Miguel Kith ASB-5, USS Anchorage LPD-23, USS John Martha LPD-26, MH-60S Seahawk at P-8A Poseidon. Sa US Air Force na kinahok ang KC-130J Super Hercules, KC-135 Stratotanker, AC-130J Gunship Ghost Rider, MQ-9 Reaper at mga F-16 Fighting Falcon. Sa US Marines naman, dala nito ang MV-22 Osprey, UH-1Y Venom, AH-1Z Viper Attack Helicopter, UH-53 Super Stallion, Joint Tactical Light Vehicle at ang F-35 Lightning II, 5th Generation Stealth Fighter Jet. Akala nyo ba tapos na? Meron pa! Sa US Army kabilang ang AH-64 Apache, HH-60 Medivac Blackhawk, UH-60 Blackhawk, CH-47 Chinook, mga watercraft, Javelin Anti-Tank Missile, FIM-92 Stinger Air Defense System, HIMARS bilang Rocket Launcher, Avenger Air Defense System at Patriot Advanced Capability 3 Air Defense System. Kaya hindi natin maitatanggi kung bakit galit na galit ang China dahil ang mga kagamitan sa depensang ito ay siyang malaking balakid o tunig sa nalamunan ng People's Liberation Army Navy na kapag tinangka nilang lusubin ang Pilipinas, ito ang mga puwersang bubulaga sa kanila. Sa ibang balita naman, ngayon dahan-dahan nang bumabalikad ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Dadala dalawang barko na ng Philippine Coast Guard ang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa nakalap nating impormasyon sa isang vessel tracker website, ang BRP Malapascua at BRP Malabrigo, mga MRRV ng Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng maritime patrol at resupply mission sa Ayungin Shoal. Isang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na walang makakapigil sa atin para gawin natin ang nararapat at tama sa sarili nating mga teritoryo. Kung dati buli ang inaabot natin sa Ayungin, ngayon, pagpupugay at papuri ang narinig natin sa mga observer at ekspertong nakatutok sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, China, nababahala sa mas palakas na puwersa ng Pilipinas sa tulong ng Amerika. Kung dati dead malang ang China sa mga diplomatikong protesta at hinaing ng mga Pilipino, ngayon, ilang beses nang pabalik-balik na iwatig na dumidistansya talaga ang Pilipinas sa China ngayon. Samantala, mas lalong palakas naman ang ugnayan natin sa Estados
Estados Unidos, lalo na ngayon na inilatag na ng Amerika ang mga plano nitong pang-ekonomiya, enerhiya, agrikultura at depensang tulong para sa Pilipinas at ang nakatakdang pag-uusap ni President Biden at President Marcos Jr. sa White House. Kahit anuman ang sabihin ng China ngayon, hindi na magbabago ang diskarte ng Marcos administration dahil nakikita nito na ang tanging paraan lamang upang pakinggan tayo ng China sa ating mga hinaing at protesta ay ang patuloy na pagiging malapit sa Amerika, pagpapalakas ng depensa at ibunyag ang kanilang ginagawang ilegal sa ating mga teritoryong nasasakupan. Laban Pinas.